Ito ang Balitang Global, Middle East at Europe Edition. Ako po si Doris Bigornia. Hatid namin sa inyo ang pinakamaiinit na balita at serbisyo para sa mga kapamilya natin sa gitnang silangan at Europa. At narito ang ulo ng mga balita. German boyfriend ng pinatay na transgender sa Olongapo, dudang mapukulong sa Pilipinas ang Amerikanong suspect kapag nahatulan. Smartphone apps at website na tutulong para matupad ang New Year's resolution pwede nang i-download. UP admission test sa Dammam, Saudi, maaantala ng 2 taon dahil sa K-12. At produkto at pagkain Pinoy patok sa bazaar na nilahukan ng may 40 bansa sa Athens, Greece. Masaya si Mark Susselbeck, ang German boyfriend ng pinatay na transgender na si Jeffrey alias Jennifer Laude sa pagharap ng suspect na si US Marine Joseph Scott Pemberton sa korte. Pero hindi pa rin siya naniniwala na makukulong si Pemberton sa Pilipinas sakaling mahatulan ito dahil sa Visiting Forces Agreement. Mula Germany, may balitang global si Ver Quizon. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Mark Susselbeck nang mabalitaan niya na humarap na sa korte si Pemberton. I'm happy that now it is decided that there will be a trial on that person, and I'm thankful for all the lawyers and all the people who did support that case so far. Hiling daw ng pamilya Laude na makasama siya sa paglilitis ni Pemberton. Requested to need me being with them at the trial for that guy. Because we are one family, we have been family all the time, and it's our common loss. Pero duda si Susselbeck na makukulong si Pemberton sa Pilipinas kung siya ay mahatulan. US already, as far as I know, did reject to give Pemberton to the Philippine authorities. So I think he will stay with the Americans over the time. Alam ni Susselbeck na tatanggihan ng US ang custody ni Pemberton sa Pilipinas. Samantala, hiling naman ni Susselbeck na maalis na siya sa blacklist ng immigration dahil malaki na rin ang pinagdusa niya. Tuloy-tuloy daw ang suporta at ang komunikasyon ni Susselbeck sa pamilya Laude, kaya't hindi siya naniniwala na maaareglo ang kaso. I don't believe that the family would ever give in to any offers they would get. Because, you know, nothing, no money in the world and no nothing that the Americans could ever offer can pay back for what they lost. Kaya malaking bagay daw kung mapayagan siya makapunta sa Pilipinas at madamayan ang pamilya Laude sa kanilang pagdadalamhati at laban para sa hustisya kay Laude. Ver Quizon, ABS-CBN News, Duisburg, Germany.